Talagang nagkaroon tayo ng mga technical challenges. But we are back, kaya naman eto na. Boys, batiin niyo ang lahat ng nanonood ngayon. What's up, Aijin? Kosta? Hi, Aijin! I love it. Alam mo, kanina pa sila nagbabagsak. Gusto natin magpasalamat sa ating top gifter, si MJoy1218, Mommy Fan, Felizy. Sobrang dami. Grabe, maraming salamat sa inyong lahat. So boys, itong unang beses na pumasok kayo sa bahay ni Kuya. Nakita namin kanina yung sa confession room. Ano yung naramdaman nyo nung totoo na, nandun na kayo, tapos narinig niyo yung boses ni Kuya? Sige, Pablo. Sobrang parang unreal. Kasi pag nandidinig ko yung boses ni Kuya sa TV, parang sobrang ano eh, sobrang kalmado. Pero kung narinig ko siya yung first time, hindi ko alam. Medyo, patutuwa medyo ako, kung ano yung pagkahan. Kasi ang dami niyang poses na mahaba. Tapos pag nagsalita na siya, yung kalmado yung boses. Pero nakakatuwa. So unreal ang feeling ni Pablo. Pero medyo mahirap marinig ang boss na kasi mga communizens kasi nasa loob kasi sila ng bahay ngayon, live na live, 'di ba, Ate B, partner? Mm-hmm, yung lugar nila is isa yan sa mga place ni Big Brother ngayon. Kaya medyo talagang yung boss na hindi natin marinig, baka may something talaga diyan na hindi ko pala alam, may gusto. Nag-land ka ba, Ma'am Shimels? Oo. Hindi kasi namin masyadong marinig yung kuwento. Hindi, sabi nila kanina, nakakakalmado daw yung boses ni Kuya. Kasi nga, matagal yung boses ni Kuya, tsaka ini-explain niya naman ayos. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Kalmado, diba? Yay! Pasuspense si Kuya eh. Parang pag nagsalita siya, titigil siya ng 5 seconds, tapos... Oo. Totoo, si Kuya buffering. Siya ang totoong buffering. Gusto ko naman tanong ngayon si Stel at si Justin. So far, sino yung mga tumatatak sa inyo sa teen housemates? Both boys and girls, ha? Si Justin po muna. Siguro po, isa sa girls po, isa si Tiff. Kasi po, parang feeling ko po, parang siya yung tumata yung mami sa loob ng bahay ni Kuya. Parang nagluluto. Wow. Nag-set ng mood, lagi siya nagpapatawa. Tapos po, sa boys naman, siguro po, isa pong napapansin ko, si Luke. Kasi parang sobrang natural po ng dating niya na parang parang natural performer po siya since nagpe-prepare kami ng something. Parang yun yung siya yung napapansin ko with regards sa performing. Mm-mm. So, Tiff at Luke, ikaw naman, Stel. Well, ako para sa akin naman po, lahat po ng housemates, nakakatuwa kasi lahat po talaga sila iba't iba ng character, iba't iba ng personality, and iba-iba po talaga yung inaambag nila dito sa bahay ni Kuya. Pero if I'm going to choose po talaga kung sino yung bibigyan ko ng 2 points, if I'm going to choose po talaga kung sino po yung tumatak po sa akin, siguro ibahin ko para iba yung mention. Sa girls, siguro na napapansin ko si... Si Stephanie kasi ano rin talaga siya, kumbaga yung personality niya sobrang strong po, and pag may gusto siyang sabihin talagang direct to the point po, wala talaga siyang paligid. And sa boys, si Paolo, kasi alam po siya po yung puso dito sa bahay ni Kuya, pero dahil siya po yung task dito, talagang hindi po yung best niya kahit yung mga sinasabihan niya ate and kuya niya po, sobrang nakakatuwa po ako sa kanya. Steph, yeah, and Paolo. Ikaw naman, Ken. Sa akin naman po, si Stephanie po, tsaka si Elsa. Elsa! Si Elsa! Si Elsa! Iba na! Iba na ang pangalan ni Elsa. Iba na. Si Elsa po kasi, sobrang pag may binibigay ka sa kanya, for example, like may pinapagawa ka sa kanya, gagawin niya talaga wholeheartedly. Oh! Ay, hindi talaga na parang loud. And ano, natanggap niya and happy siya sa kung anong gagawin niya. So, yun yung pinaka-importante para sa akin as a performer. And eh, binibigay niya. Yes. Ikaw naman, Josh. Mahirap po mamili, sobra.
Kasi lahat po sila, nakikita ko talaga na parang dedicated sa ginagawa nila. And very supportive sila with each other. Gusto kong piliin sila lahat. Pero I'll be honest with my opinion. Si Luke tsaka si Tiff talaga yung pinaka-tumatak sa akin. Kasi po, same kay Justin. Parang talaga sila. Si, madalas parang, alam niyo po yung sila nag-look look after each other. Parang ganun. Madalas po yung parang sila yung parang medyo kuya or ate vibes niya. Parang kumbaga sa leader. Kumbaga parang ganun ang si Luke at Steve. Wow. And this is based on the rehearsal na kasama nila all throughout. So makikita mo talaga kung gaano yung personality nagkakaiba sa bawat housemates. Pagkasama mo na sa loob ng bahay ni Kuya, pag nakasama mo na sila, no? Well, in fairness naman, nakaka-happy naman ang SB19. Kasama lang natin sila nung opening ng Teens Baya at TV. Tapos ngayon, kausap natin sila ngayon dito. Pwede araw-arawin. Para dumami yung lagi na nanonood sa amin ng live. Charing na. Uy, pero may tanong si partner. Di ba, partner? Oh, hindi. Gusto ko lang matanong kasi yung sa mapa. Kasi gusto ko, di ba usually, kapag meron naman talagang mga kanta, may mga backstory yan, kung ano yung hugot, kung saan ang galing, anong experience. Kwento nyo naman sa amin kasi sobrang tago sa puso. Ang sa ganda. Sa marami itong kantang mapa. Yung kwento po ng mapa na yan, naisulat po kasi yan pre-pandemic, bago po mangyaring pandemic. And during that time, nag-tour po kami all over the country. Meron po kaming concert. Palipat-lipat po kami ng lugar. Tapos po, parang naka-PBB house din kami. Nakabahay kami ng isang bahay. So, hindi po talaga namin nakikita yung mga mag-group namin. Talagang perform, uwi sa bahay, tulog, perform, ganun lang po yung nangyari. So, syempre, kami rin po, parang as a way of pasasalamat sa mga magulang namin since hindi nga namin sila nakikita, hindi namin sila tama. Parang sumulat po kami ng kanta na talagang in our own ways na talagang through our performing mapapakita namin kung gaano kami ka-thankful sa lahat ng binigay nila sa amin, sa lahat ng pag-aalaga nila sa amin. So, dun po nabuo yung mapa dun sa sobrang galing. Hindi, tsaka yun yung kagandahan because it came from their personal experience, di ba? Na hindi mo nakasama yung magulang mo. So, kumbaga, in-express nila through that song. Tsaka alam nyo ba, nung plinay, wala pa kayo sa alam na bahay, plinayan ni Kuya para sa kanila. Nag-iyakan! Lalong-lalo na si Gab at si yes. Luke. Talagang, dahil syempre, alalahanin nyo boys yung teen housemates, siguro nasa 2 months na nila hindi nakikita, pamilya nila. So, nung narinig nila yung mapa, talagang nagkanya-kanyang kanto, emo time. Tapos si Luke talagang nag-open up, diba? Ganun yung effect ng music ninyo, alam nyo. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga powerful songs na binibigay nyo sa amin. Sobra. Ati B, at saka hindi lang sa ating mga housemates, kundi sa mga komunizen, sa mga 18 na nanonood, lalo na sa mga OFW. Na yan talaga yung minu-music nila kapag umuwi. Yung parang, yung isa-surprise nila ang magulang nila, na may mga vlog-vlog silang ginagawa. Tapos yun ang binabackground na music nila. Yung pag nakita nilang, magpakita na sila ng magulang niya, grabe talaga yung music niyo. Uy, nakakaiyak. Pwede bang mag-leave mo na ako? Iyak mo na ako. Sorry. Uy, pero mayroon pang kami katunungan kasi igagrab na talaga namin opportunity na ito sa inyo. Kasi syempre, kayo ang Pinoy Pride. Pinoy Pride talaga namin kay SB19. At syempre, ipinagmamalaki kayo ng ating bansa, ng mga kababayan, mga buong community, na mula sa pangarap, malayo na talaga ang narating ninyo. Ano yung maituturing yung naging spark o motivation para magpursige despite sa mga pagsubok, mga odds na dumating? Odds. Mga odds. Siguro, parang yung gusto natin magkaroon ng change. Ganun. Isa po yung siguro yung parang, kasi kami po yung parang grupo na unang, isa po sa mga goals namin or ultimate goals, yan, na parang magkaroon ng pagbabago din. Kumbaga,
dito po sa music industry natin sa Philippines, gusto rin po namin yun nga, maiangat yung P-pop culture or ito nga po kung ano yung ginagawa namin, ma-appreciate din po ng mga tao. So yun po yung isa sa pinaka naging motivation po namin mulat unat sa puli, di ba? Parang isa po yun. Yun yung masabi. Kung bukod po sa ultimate goal po namin, kasi po kami matagal na po kami magkakasama. More than 5 years na po kami magkakasama. Simula training, nabawasan po kami, magkakasama na talaga kami, sabay-sabay kami kumakain, sabay-sabay kami natutulog. Parang yung passion po talaga namin sa ginagawa namin, masasabi ko po na mahal po namin yung ginagawa namin. Kasi there was a time na nag-quit na rin po kami, bumalik lang kami. Talagang parang tapos yung bago po kami sumikat or bago makilala yung grupo namin, yung go up po ay napag-desisyonan namin na parang last time na namin, pag hindi po mo to or hindi nakilala, titigil na po kami. Pero ayun nga po, since talagang mahal na mahal po talaga namin yung ginagawa namin, tapos gusto po talaga namin yung ginagawa namin, nagpatuloy po kami at salamat po at nagpapasalamat po kami kasi yung go up po yung parang naging redemption song namin, talagang nakilala kami. And simula dati hanggang ngayon, patuloy po yung pagangat namin. So, maraming salamat po talaga yung malaki pa sa salamat namin sa mga supporters po namin. God's perfect time talaga. Totoo. At ang pinaka nakakaloka dito, kahit ang lakas at ang successful niya, kung tutusin, this is only the beginning, di ba? Ang dami nyo pa sobrang ma-achieve at excited kami na makita yan. Sobra. World domination, di ba nga? Nako, yan na talaga. Tsaka ano rin, dun sa sagot na yun, pinakita rin natin na yung kabataang Pinoy talagang they will not stop until maabot nila kung ano yung nilagay nila sa utak nilang pangarap. And I'm sure maraming may inspire na mga fans, di ba, ng mga 18 na talagang, yung mga idols namin pinagdaanan din. So we can't stop. We should never stop to reach our dreams. At saka, sobrang nakaka-proud ang SB19 kasi talagang hindi sila sumuko. At dahil sa kanila, marami na rin mga P-pop groups na talagang umaarangkada. Dahil, you know what, tayo naman is talagang... Yeah, how do you feel about that? Kasi, kumbaga, kayo yung nasa unahan eh. Diba? You led the way. Tapos ngayon, oo, isa-isa na, gumaganon. Anong nararamdaman nyo? Siguro po, hindi namin iti-take yung credit na kami po yung nauna talaga. Marami pong nauna. Siguro, isa lang po kami sa mga masasabing medyo, yun nga po, naging successful sa ginagawa ng bagay na ito. At masaya po kami na nakapagbigay kami ng inspiration para po, alam niyo po yun, para mahikayat din yung iba na gawin yung kung ano yung ginagawa po namin. And we're very thankful kasi hindi naman po namin ma-establish to ng kami lang eh. Kailangan din po talaga namin yung tulong ng buong community at sila po as a Filipino po na para in the future siguro po yun nga po yung para sabi po namin makatulong naman tayo in our own ways na sa economy and syempre tayo naman yung mag-export import sa ng concert sa ibang bansa and kung ano pa po yung i-contribute lang po natin sa yun nga po sa mamamayan Ang ganda. Very well. Oh, alam nyo, sobra kaming masaya na napaunlakan nyo ang request ni Kuya dahil hindi biro ang pagiging busy ninyong lima. Tapos nung nalaman namin na hindi lang kayo for the day, talagang matutulog sa loob ng bahay ni Kuya. Kamusta ang experience na yan so far? Para sa kaalaman na lahat, wala din silang cellphone, wala din silang orasan, kalendaryo, TV, wala lahat ng yon. Anong feeling na walang ganun sa ilang araw, Stel? Nung nalaman po namin na iniimbitahan po kami ni Kuya sa bahay, na-excite po kami kasi bata pa lang po kami. Ay, hindi naman bata. I mean, dati pa lang po napapanood na namin to at alam na po namin yung mga kadalasang nangyayari dito sa bahay ni Kuya. And kahit pa paano po may mga rules and may mga rules po kaming alam na bawal gumulong, bawal hubarin yung lapel. So, nung nalaman po namin ni Kuya, na-excite po kami na may nahalong kinakabahan ko. Kasi, syempre, may mga cameras po everywhere and talagang nakikita ni Kuya ang lahat at naririnig ni Kuya ang lahat.
Kaya po, nung nandito po kami, medyo nanibago po kasi maya't maya po, asa yung cellphone? Ay, nakalimutan, binigay ko nga pala yung cellphone ko. Ganun po kami dito. Tapos nagtatanong kami, anong oras na? Tapos wala kaming orasan, ganun po. Kaya ano po, si Kuya po talagang nakakaalam kung oras na po ng shower call, oras na ng dinner, ng lunch. Yun po. Yung shower call niyo din ba may limit or hindi naman? Malalaman niyo po. Malalaman niyo po. Ay! May pagano na din sila. Hindi kasi, hindi naman kayo housemate. Oh, bisita kayo. So, ang hirap naman din kung 5 minutes lang yung ligo. Pang housemate yon, pang housemate. Oh, di, tsaka iba tayo mga Pinoy magpa ng bisita. So, sila, talagang exempted sila sa gano'n ng mga hangpuan. Ikaw naman, Ken, anong pakiramdam na hindi naman talaga bakasyon, pero semi-break mula sa lahat ng mga training. Workation. Oo, gano'n. Wow, workation. Parang po siyang ano, parang po ang parang natanggalan ng ano, buhay. Grabe naman! I'm going to be honest. Oo naman po talaga kasi sanay na po ako like may at maya every minute or phone agad. Ganun titingin sa social media and I'm thankful na kahit 3 days lang magbigyan kami ng na-rehab. Kumbaga, yeah. parang pahinga. Pahinga sa social media. Yes. Yung social media din ngayon, siyempre di na kung ano-ano yung nandun, di ba? So, happy kami na nakapagpahinga din kami sa mga ganun bagay. Like, pag nandito kami, sabi, gagano pa ka ako sa bulsa ko kasi asin po. Ay, okay na sa ano pala ako na sa mga yan. It's a good thing. Yung parang magkaka-nervyous ka, no? Magkaka-nervyous ka, akala mo nawala yung cellphone mo. Di ba yung mga ganito? Yun pala, nasa loob ka pala ng bahay ni Kuya, naalala mo. Saka iba po pala yung ano, iba po pala yung feeling ng wake-up call ni Kuya. Oo. Nakagulat po pala yung wake-up call ni Kuya, pero parang in-expect na po ng body mo na merong gigising na tunog. So parang medyo yung tunog po namin dito mababaw. Ganun po. Mm-mm. Yes. Pero i-enjoy nyo boys, please i-enjoy nyo boys because yes. paglabas nyo ng bahay ni Kuya, mamimiss nyo naman ang experience sa loob ng bahay ni Kuya. May isip nyo naman. Labas. Ito, joke lang. Hi! Hi! Gusto namin baka, yan. Baka mag-rally yung mga 18 sa harap ng bahay ni Kuya. Ilabas sila. Ibibibii nila kayo. Grabe. Uy, muli maraming salamat sobra sa inyong lahat. Ayan, binigyan ako ng pagkakataon for a last question. Ito na, ito kasi ang tanong talaga ng lahat ng tao bago pumasok ng bahay ni Kuya. Yung pakiramdam na may camera everywhere. So, ikaw naman, Justin, anong feeling? Camera everywhere. Actually kasi pag nasa labas po kami, pag nag-work, po, parang medyo marami yung cameras din. Pero dito, parang hindi naman po namin siya masyadong napapansin. Parang, actually, parang normal na lang din po. Tapos, natutuwa lang din kami na parang, ang daming camera. Parang, ganito pala talaga sa loob ng bahay. Talagang kahit saan sulok, makikita ka. Pero, hindi naman po siya masyadong nakaka-bother. Mas nakakaano po actually yung mic. Na parang lahat ng sasabihin mo, maririnig, parang ganun yung feeling. Kaysa sa action. So, mas yung mic kesa camera. Fairness. Oh. Fairness. Uy, grabe. Kasi parang ang microphone, kasi parang lang siyang rice cooker eh. Parang sa paningin natin, parang siyang rice cooker na parang siyang gadget lang ba or something na. Bakit rice cooker? No, pumasok kasi nasa loob po na ba? Parang lang siyang mga appliances, para siya pwedeng appliances sa tubo. Parang ganun lang. Para kasi walang maingay sa labas ng bahay. Pero, alam mo, very grateful talaga kami, SB19, na nakasama namin kayo dahil talagang sa sobrang grateful namin, sumabog yung aming online po andito. So, talagang hindi na nagkaroon ng buffering yung aming sobrang dami yung fans na nagmamahal sa inyo. Maraming salamat sa time na binigay nyo sa amin. Di ba, partner? Totoo yan, partner. Sumabog ang kuan. From Melay. Pero bago namin kayo pakawalan, gusto ko lang itanong itong last question na kung meron pa kaming aasahan kung saan namin kayo pwede mapanood, saan para makaabang na kami, especially yung mga 18 natin nagtatanong. Ano yung mga susunod nating aabangan sa SB19?
So ngayon po, kakatapos lang naman ng mga activities namin bago kayo pumasok dito sa loob ng bahay ni Kuya. So, siguro po, pwede lang i-check yung aming mga social media accounts, SB19 official or official SB19 sa lahat po ng social media. So, ayun po, check out lang nila kasi baka soon may labas kami kahit nasa loob kami ng bahay ni Kuya. Ah, so, parang may pa-Easter egg ah. May ilalabas kahit pa sa loob. Uy, hindi talaga. Maraming salamat. Hindi lang sa pagbisita sa bias ni Kuya, hindi lang sa pagtulong sa aming mga teen housemates, pero really sa inspirasyon na binibigay nyo at ng inyong musika sa aming lahat. Sobra! Sana, nako, marami pang milestones ang darating sa inyo. Sure kami. Kaya maraming salamat! Salamat din po! Salamat din po! Thank you, SB19! Thank you po. At sa lahat po ng nanonood ngayon, salamat din po sa pagnood at pagtutok po sa amin. Ay, salamat! Enjoy the rest of your stay sa bahay ni Kuya! Salamat po! Enjoy kayo dyan, ingat! Apa? Ikain nyo lang kami ng ice cream! Limited! Wala po kayo ng pagkain nito. Picture daw po. Okay. Group picture. I group picture. Ang tagal na group picture. Okay. Yay! Okay na po. Yay! Bye-bye once again. Thank you. Salamat po. Alright, Kumunizens, I'm sure busog na busog kayo sa lahat ng usapan natin with SB19. Pero dito naman, kung sa